Mas mabilis na ang galaw ng mundo. Mas mabilis. Yung 8 oras mo, nagiging 12. Yung 24, nagiging 48. Yung umaga, nagiging gabi. Yung gabi, natutunaw sa umaga. Hindi mo na ngayon alam kung nananaginip ka ng gising o gising kang nananaginip. Nakakalito ba? Natural. Ang bilis ng pulso mo eh. Sa mabilis at maligalig na mundo, hindi na uubra yung pakapay-kapila. Ito yung barako. Wa-epek. Nakasyabo ka ba? Hindi rin. Medyo talo ngayon eh. Eto na sila. Mga over-the-counter amphetamines na sobrang dami ng ginagawa mo sa buhay. Sila na ang mga best friend mo. Extra Joss, Red Bull, Lipovitan, Bacchus, Cobra, C4 at parami sila ng parami ng parami. Inaakit ka, sinasabi. Halika, bilhin mo ko at huwag ka nang matulog. Mula sa mga ref ng convenience stores hanggang sa inyong suking tindahan, parang pagkainom mo, kung ano-ano na yung pwede mong gawin. Tumalon sa bangin, lumipad gamit ang bisikleta at humatak ng eroplano. Ultimo yung mga dating ordinaryong soft drinks lang. Ngayon, meron ng karga. Yung Pepsi mo, may Max na. Yung Mountain Dew mo, may, ewan, bundok. Sa ibang bansa, hindi na ito kakaiba. Mas matindi pa yung mga pangalan nila. Kagaya ng Monster Assault. Nuclear Waste Antidote Smart Power Energy Drink. Hair of the Dog. Science Synergy Big Apple. Steven Seagal's Lightning Bolt Asian Experience Energy Drink. Chronic Grind. The Beast. Bomba. At marami pang iba. Caffeine. Taurine. Ginseng. Mga sahog para makasabay sa modernong lipunan. Kung saan halos lahat ay 24 oras gising. Papa-call center man, o beauty parlor, o hamburger stand, o kahit na beer house at punerarya. Ang mga Hapon ang unang nag-synthesize ng methamphetamines noong 1919 pa. 1960s pa lang, umutong gana sila ng Genki drinks na tinatawag. Para daw, mas humaba ang mga oras nila sa trabaho. May kinalaman ba ang pag-asenso ng isang lipunan sa pagkonsumo ng napakaraming energy drinks? Alam mo, baka meron. Tingnan mo yung mga Hapon. Pero, ang katawan ng tao dinisenyo na matulog ng 7 hanggang 8 oras isang araw. Paano pag kinapos ka dun? Ano ka? Robot? O dagang paikot-ikot lang sa loob ng isang tsubibo? Pero bakit kailangan apat-apat ang trabaho mo? Kailangan ba lagi sumasabay ka sa bilis ng ikot ng mundo? Ang irony nga naman ng buhay, may pera ka nga, zombie ka naman. Ang ganda nga ng kama mo, hindi ka naman makatulog. Sarap ng pagkain mo, hindi ka naman matunawan. Anong ano to? So ano solusyon? Opinyon ko lang ha. Tingin ko, tumira ka na lang ng tao. Mura na, masustansya pa, at higit sa lahat, negative pa sa melanin.